Yon, magandang araw mga idol. Nandito ko ngayon sa Sky Third Wheel. Mag-update tayo dahil meron silang mga new arrival. Samahan nyo ako, let's go! Yon mga idol, siyempre mag-update tayo ngayon dahil alam ko maraming nag-request sa akin na punta ako na daw to dahil may new arrival. So eto na tayo ngayon. Tingnan natin kung ano mga available nila ngayon na bike. Siyempre, third wheel bikes, kilala po natin yan sa isa sa pinakamura magbenta ng mga bike. From Japan, surplus po mga Lodi. Ayun. Dito pa lang, oh, nakita ko kaagad, carbon ang bumungad sa atin, giant. Tapos, eto, meron pa lang iskultura, road bike po. Halos na itong papakita ko sa inyo mga idol, mga road bike. Andito, may Cannondale pa pala dito. Oy, na-vlog ko na ito noong nakaraan, andito pa. Plus Orbea, available ang Orbea. Parehong dalawang Orbea yan, eto yung isa. Tapos, merong Aliz, eto, Specialized. Maganda rin yung Alize na yan. Mamaya tingnan, i-ano ko rin sa inyo yung mga specs niyan. Tapos meron ditong Lat Tristina, Wheelier po yan mga idol. So available din pala dito yan. Defy. Ito Defy din to pero hybrid siya mga idol, ginawang hybrid. Anyway, ang Giant to pero hybrid type to. Meron naman kasing Defy talaga na hybrid. Ito yun mga idol. Plus, ito naman. Ito yung isa na nakita ko to sa picture sa ano nila, sa page nila, Facebook page. Ito yon, ngayon ma-specs ko na siya. Naka-internal cabling to, pwede to gawing gravel bike. Giant Defy kulay blue, looks din yan. Ayan, available and Cannondale yan, na-vlog ko na rin nakaraan yan. Plus yung mga to, yan pa rin yung mga available nila. Okay, sa mga nag-request sa akin na nagpapahanap ng mga ano, Bianchi 37.5 mountain bike. Kasi hindi lang ano, hindi lang Bianchi, basta mountain bike. Ito may naligaw dito na isa na nakita ko. Bianchi talaga, all stock to. Ang presyo niyan 20,000 lang mga idol. So wala nang 25 sa kanya. 20,000 na kaagad. Maganda tong ano na to, mountain bike na to. 27.5 pa siya. Okay, napansin ko lang naka-disc brake na to mga idol, ah. Ayan, naka-disc brake siya. So hindi pa siya mechanical, ano pa lang siya, mechanical disc brake pala. So hindi pa siya hydraulic. Madali na lang i-convert yan ng hydraulic mga idol. Original pa rin na 27.5 na double wall rim mga idol. Ayan, CST blackjack yung gulong. Yung gulong yan 37.5 by 1.95 po yung size. Yung fork niya, stock pa rin siya talaga ni ano, Bianchi. Makikita nyo naman, alam ko working pa. So hindi pa siya naka-lockout. Pagdating naman dito sa ano niya, sa components mga idol, TEC stock component po yan ni ano, Bianchi mismo. Naka-Diore yung mga brake niya. Ayan. Kaliwat kanan, Diore. Tapos yung mga, ano, yung mga shifter. 3x. Naka-3x yung ano yan, 3x. Sa mga shifter, 3x8 speed po mga idol. Yung frame, pakita ko sa inyo, papiyawan natin. Yeah, makinis pa. Wow! Siyempre yung kulay, yan yung celeste color ni ano, Bianchi. Paboritong kulay niya yan. At sa, yan ang sumikat na kulay sa kanya. Made in Italy po yan mga idol. Medium size nga pala to. 48 medium to large. Kasi ganoon eh, 48 kasi 47.5 nung sinukat ko. So nakita ko na yung size niya pala ay 48. Lumalabas na 48 cm tapos 19. So lumalabas na large size nga pala to mga idol. Ayan. Large na to, maganda to. Maraming kinakasukatan to sa mga Pinoy size. Large. 37.5 pa. So ang kagandahan, isa pa diyan, Bianchi. Yung ano niya mismo, yan, stock pa rin niya to, Shimano ng series 3x. 3x siya sa crank. Maganda pa yung ano, cover niya dito sa may chainstay. Naka Diore to mga idol, ha? Nabura lang yung sulat niya. So Diore yan. 2, 4, 6, 8, so 8 speed. 8 speed mga idol, 3x8 speed siya. Maganda yung ano neto, oh. Nagagandaan ako sa Kuma na to. 37.5, off-road yan mga idol. Yung saddle niya, okay lang yan. Pwede na palito, madali makahanap ng ano yan. Yung seat post yan, stock pa rin yan na TEC po.
Ang presyo nito is 20,000. Negotiable pa po yan dito kay Third Wheel Bike. New arrival, lahat ng mga pinahapyawan ko. Tapos yung mga iba dyan, ito sa side na yan, yan yung mga dati ko na na-vlog, papahapyawan ko pa rin. And, at saka good news ha, lahat ng presyo nung una ko nabanggit yan dyan, discounted na. So, bumaba yung mga presyo niyan. Talagang pinapababa niya lahat ang presyo. At papahapyawan ko pa rin yung mga price update niya. Saka yung mga group set kung ano meron sa mga road bike na yan. Sa mga bike. Ayan. Lalapitan natin yan mga idol. Ito naman, merong isang Escape na nakahalo dito. Mga Lodi, alam ko ito na yung pinakamura niya ngayon na sa new arrival niya. Kasi lahat ng mga bike ng mga idol ni, ni Third Wheel is selected na rin po. Ito pinakamura niya, 12,000 Escape. Negotiable pa po yan. Yan yung 700C na rim din. Naka-surface pala yung gulong nito. Tapos yung crank. Yan, mga stock pa rin siya na crank, 3x. Tapos RAM, 3.0 sa rear derailleur. Yun, 8 speed yan, 3x8 speed po. V-brake sa likuran, ganun din po sa harapan niya. 12,000 ang price niya dyan. Yan yung pinakamura niya ngayon. Negotiable pa yan mga idol sa 12K. Meron din silang available nga pala dito na quick hybrid Cannondale. Medium size yung nito, frame. Carbon nga pala yung nito ha. Mismong fork, ayan, carbon po yan. Quick. Ayan, maganda yung niya, C4 mga idol. Ganon din yung component C4. Cannondale po yan, mga components na ganyan. Lumalabas dito sa bike na to, hybrid ha. Para rin, pwede rin siyang mountain bike. Lagyan nyo lang siya. Pero hybrid to mga idol. Quick Cannondale. So, alloy po yung mga components niya. Then, Cannondale pa rin po yung brake lever. Naka-altos naman nga pala yung mga shifter nito. Okay to mga idol. Ha? So, 3x9 speed yung mga shifter niya. Mapapansin nyo, naka-V-brake siya. Harap at likuran na gawa rin ni Cannondale po. 700C. Rim, double wall po yan. Ang gulong niya naka-Swald Marathon pa. Ang ganda nung niya. Gulong 700x28C po yung size nung gulong niya. Pang yan, touring bike, mga ganong klaseng size. Dito naman sa niya, ito yung altos dyan, yung front derailleur po. Tapos pagdating naman dito sa crank niya is Shimano ng series 3x. Itong ito yung Cannondale Quick 4. Maganda yung combination ng kulay mga idol ha. Black and white, tapos may ni yung green siyang halo. Yung saddle, original na stock yan na Quick. Seat post, alloy din po yan. Sa rear derailleur po, Altus. Yan, 9 speed. 3x9 speed. System integration. Ang price nito mga idol, 20,000 po. Only in Third Wheel Bike, tapos negotiable pa po siya. Please comment down below for more info para mibigay ko sa inyo. Pati address, ibibigay ko sa inyo mga idol. Ito, masama naghahanap ng Giant Defy Alox. Yan, alloy po yan mga idol. Okay, lapitan natin. Ang size ng seat post nito, seat tube pala, 50cm, tapos 53cm yung top tube. Medium size po yan mga idol, itong road bike na to. Medium size, starting ng 5'6 hanggang 5'9, yan, pwede pa yan. 5'8 hanggang 5'8 lang pwede. Yon, naka siya mga idol, ha? Tinitingnan ko lang siya. Sora, naka Sora siya. Sora yung STI na rin po yan na brake lever, Giant Defy Alux po. Ang headset is Giant pa rin siya. Alloy Giant din stem at saka itong mismong drop bar niya. Quick release na rin siya mga Lodi. SR2. Yan. Caliper brake, unbranded pa po yung caliper brake niya sa harap. Ganun din sa likuran po. Yung sa crank naman, tingnan natin yung crank niya, naka 2x Sora. Tapos sa likuran po, 9 speed sa cogs, Sora rear derailleur po mga idol. 2x 9 speed. Alright.
Ito, available dito, gravel bike. Alam ko may mga nagpapahanap sa akin ng gravel bike. Ito yon, yung kay Giant. Gravel bike talaga, ganyan talaga forma niya. Nakala ko nga nung una, ang tingin ko dito, MTB. Pero ano lang talaga siya. Any road ang tawag dyan. Gravel bike or cyclocross ang dating. Kasi pwede mo papalakihan ng anto, ng gulong. So yung mga piyesa na nakasalpak dito, Shimano ng series po mga idol. Kagandahan nito, naka disc brake na rin siya. Okay, yung sukat nga pala ng frame nito, 50 yung C-tube, yung top tube niya is 52 cm. So lumalabas medium po mga idol ha. Saka ang kagandahan nito, naka internal cabling na rin siya. Ayan po, any road. Isa lang napansin ko dito ng ano, ayan, yung issue niya. Para at least nakikita niyo yung mga issue. Yan lang, pero alloy yan, so hindi naman nakaka-apekto sa tibay ng top tube niya. Naka Giant saddle contact, tapos carbon na pala mga Lodi itong mismong ano niya, seat post. Smooth weld. Yan, napapansin niyo smooth weld na siya. Yung ano rim nito and naka SX2. Maganda 'yan, double wall na rim na 700 C po. Bali nakasalpak nga pala ngayon naggulong dito, 700 by 32C. So para siyang cyclocross, so medyo may spike ng konti. So pwede pa palakihan yung gulong nito kasi may mga meron pa siyang space. Ayan, makikita niyo yung space niya. Ayan, kaya pa ng 38 niyan para maging para magmukha siyang 29er po. Yon, 2x10 speed mga idol, Shimano ng series. Makikita nyo nakalagay dyan X-Road, made in Taiwan po itong ano na to, Giant na to. Yan. Giant medium size, made in Taiwan. Any road yan, search nyo lang yan. Alam ko may kamahalan pa yung mga ganitong klaseng bike ni Giant. Any road composite, ano rin yan, parang ano na siya, carbon kagaan, pero alloy pa rin siya mga idol. Yung drop bar niya connect alloy, ganun din siya, ganun din po yung ano niya, stem drop bar is alloy. 24,000 nga pala yung presyo nito. Tingnan natin ang forma, oh. Makikita niyo naman yung forma mismo ng ano, ano na to, gravel bike. Yun mga idol, sa mga interesado po, comment down below lang kayo, bigay ko sa inyo yung address. At syempre, alam ko negotiable pa naman yung mga prices na nabibigay ko sa inyo. At isa sa pinakamura magbenta ng mga road bike, lahat ng Japan, eto ang recommended ko sa inyo, si third wheel bike po mga idol. Eto meron ditong isa na Defy to mga idol, ito yung Giant Defy. Actually road bike to eh, so ginawang hybrid. From Japan din naman to. So ang seat tube nito mga idol 50 cm, and top tube is 53 cm. So lumalabas lang din siya mga idol, small to medium, papunta ng ano, medium na rin. Ginawa niyang ano eh, hybrid. So ito lang napansin ko dyan sa mga frame niya. Ayan. Usually ayan, may mga nakasulat dyan sa down tube na Giant. So hindi ko maaninag. And then Defy mga idol, ayan, mapapansin mo naman talaga sa fork, Giant Defy. Unbranded po yung na alloy, caliper brake, harap at likuran din po. Maganda pala yung pinalit nila dito na ano niya, pinaka handlebar, kasi bazooka na yan na alloy. May kamahalan din mga ganyang klaseng handlebar po. Plus meron din siyang ano rito, ayan, Trans X components. Naka-shifter siya, ganun yan itsura ng mga shifter niya, mga Lodi. Ayan, 23,000 ha, ayan yung price niya. So 23,000, na pwede siya gawing drop bar pa siya. 700 si yung rim na SR2. Pagdating naman sa crank mga idol, tingnan natin. Yung crank naman ito, naka Shimano Sora. Alam ko 50 teeth din yan, tapos Sora front derailleur. Makinis yung chain. Wala akong napapansin na kalawang. Tapos wow, naka Diore. Diore XT pa mismo yung ano niya, malupit ah. So, ano yung ang ginawa niya sa ano na to, sa bike na to, road bike combination mountain bike. So, yun nga rin, ang kalabasan talaga hybrid po.
Yan, mga lodi. So, yung tit niya 9-speed, so lumalabas na 2x9-speed to. Itong Giant, ano na, ginawang hybrid, Giant Defy. Ang presyo niya is 23,000 po, mga lodi. Negotiable pa yan, lahat ng mga nabanggit ko na presyo, mga idol, ha. Ito ang ganda, mga idol, La Trestina, Willie Air Tristina. Ito, mga idol, Alucarb naman itong papakita ko sa inyo na road bike na to. Lapitan natin, mga idol. Ang size nga pala ng ano nito, seat tube is 53, yung top tube is 54 cm po, mga idol. Napansin ko lang dito pagdating sa ano niya, sa STI niya, mga idol, na 105, wala yung takip niya na pinaka-rubber. Kabilahan po, ayan, oh. So as is na to binebenta. Wow, naka-Richie pala, yung mga ganda tong mga piyesa nakalagay dito, ah. Yung components, mga idol, alloy na stem, ganun din yung Richie niya. Ooh. Drop bar na alloy, Richie brand. Ayan, makikita nyo naman yung ano niya. Tapos pagdating naman dito sa ano, brake niya, caliper brake, mga idol, 105. Yung wheelset naman nito na double ball Shimano R500 po, mga idol. Yan, naka-seca. Seca surface na tires, mga idol. Harapat likod na 700x25C. Lapitan naman natin tong fork nito, mga idol. Ang fork nito, Wheelier carbon yan, Lodi. Ayan, pahapyawan pa natin mismo yung katawan, oh. Ang ganda, oh. Yung pinaka-frame niya, ayan, La Tristina Wheelier. Yan, mga idol, ano to, alloy frame, mga idol, mga Lodi. Maganda pa yung mga stickers niya, neat na neat pa siya. So, Alucarb, pagdating naman dito sa heat stay, mga idol, ayan yung carbon na sinasabi ko. KRS Carbon Back System. Kay ano lang yan, mga idol, kay Tristina Wheelier. Upuan niya, ganyan po yung condition niya, Celia Italia. Tapos, Richie component na naman po mismo, itong ano niya, seat post na alloy. Dubai crank, Shimano 105. Pinaka big ring niya is 50 tinit. Tapos 105 front derailleur. Makikita niyo yung condition niya. So naka 10 speed na pala to sa cog. So 2x10 speed po siya, mga idol. Tapos 105, ayan po, makikita niyo 105 RD, rear derailleur po, mga idol. So yun po yung specs natin dito sa ano na to, Tristina White. Maganda yung kulay, combination black siya and red, eh. So yung presyo lang nito, mga idol, ah, may kamuranto dun sa una kong pinakita dyan sa iba dyan. 28,000 lang to, mga idol. Naka-wheelier ka na. Eto naman, mga idol, Alice Sport Specialized naman tong papakita ko sa inyo. Eto naman, nagandaan ako dito, lalo sa wheelset, medyo parang classic ang dating. Siyempre ganun din, alam ko linabas itong mga ganitong klaseng ano, mga year 2000 yan. Specialized Alice Sport po, mga idol. Tingnan natin ang specs nito. Ano nga pala ang seat tube nito, mga idol, 48, tapos yung top tube niya is 53 nung sinukat ko. Pero meron na mga sinakalagay dito sa geometry niya. Pag ayan, mapapansin nyo naman, eh. Ang sinukat ko kung hanggang saan lang yung black. May extension pa, kaya sinukat nila ng 52 cm yung pinaka-extension niya. Yung top tube niya, yan, 53.7. Pero nung sinukat ko yung mismo dito, hanggang dito lang sa part na to, yung, ayan, yung pinaka-itim niya, ayan, dito yun, hanggang dito, yun yung 48 cm po, mga idol. So lumalabas lang dito sa size nito is small po, mga idol. Alis. Ang components nito is specialized, parehong alloy yung stem, ganun din yung drop bar na alloy. Specialized yung cup niya mismo dito sa headset, pero FSA po siya, mga idol, yung headset. Ayan, nakaano rin pala to, Sora na naman. Naka Sora STI po siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung wheelset niya, mga idol, ayan. Naka ano siya, Axiom Race. Naka ano yan, bladed spokes. So nagagandahan ako mismo sa wheelset na ganito. Naghanap din ako ng ganyang wheelset. Maganda siya. Naka Panaracer siya na red wall.
Panaracer Race Evo. Yung ano niyan, 700x25C yung size ng gulong. Siyempre made in Japan yung mga karamihan sa mga Panaracer po, mga idol. So mix na rin pala mga pyesa nito kasi napansin ko mga idol, naka 105 naman yung caliper brake niya sa harap at likuran po. Yan, ang ganda ng hubs niya, action po yan, na quick release, harap at likuran po. Bladed spokes yung mga ano niya, yan, nakikita niyo ng mga rayos niya. Double wall action mga idol, alloy. Yan, mapapansin niyo naman sa frame, ayan, Alice Sport Specialized, ayan. Sora group set, so lumalabas din na naman, 2x ito sa crank, Sora front derailleur, tapos ayan, 9-speed din to na naka ano, Tiagra naman yung mismong ano niya, RD. So mix yung piyesa nito mga idol, so 9-speed siya. Tapos naging Shimano, 105 yung mga caliper. Rival 143 yung ano niya mismo, saddle. Ang presyo naman nito mga idol is 32,000. Negotiable pa po yan kay Third Wheel Bikes. Ayan. Ito available na rin dito ulit. Nakakita na naman ako ng Orbea Aqua noong nakaraan. Marami to. So ito namang pinakita ko sa inyo yung arrival pa rin to ni Third Wheel Bike mga idol. May 2022 po. Orbea, kulay blue. Yun, kaya nga kulay blue combination white is yan yung aqua niya. Ang size ng frame, top tube saka seat tube parehas lang na 54 cm po mga idol. Yan, sakto to sa akin. Sa height na 5'10 to 5'11 mga idol. 5'9 pwede yung umpisa niyan. Ayan, Orbea pa rin siya. Yung mga components niya na alloy. Ganun din yung drop bar. Siyempre yung STI niya, ito na naman yung nakikita natin, STI Shimano Tio Sora. At ito yung paborito nating kalabiting mga Lodi. Ayan na yung mani, ayan. I-shift mo na yan Lodi, himas-himas lang muna. Siya nga pala itong fork nito mga idol, Orbea Carbon na po yan. Ito yung alloy dyan, yung pinaka frame niya. Eh yung fork is carbon. Orbea din yung seat post. Celia Italia. Mapapansin niyo naman yung condition po ng upuan niya. Tapos dito naman tayo sa crank. Ayan, yung crank niya Shimano Sora. So, ang nakita ko lang, napansin ko dito, group set na Sora. Ito yung mga sinauna pang Sora na group set na pang road bike mga idol. 2x na rin siya. Yan, sa front derailleur niya is Sora rin siya. So, ang cogs nito 9-speed. Tapos Sora din siya sa RT, rear derailleur mga idol. Kapareho to nung bike ko na naka 9-speed lang din siya, 2x9-speed po. Okay na rin yan, pwede na rin yan sa mga naghahanap ng simpleng road bike. Alam nyo naman ang brand na Orbea, okay din yan. 700C na original din po na Orbea yung gulong. Double wall na rin po yan mga idol. Ang presyo nga pala nito is 28,000 po mga idol. Ito mga idol, sinama ko na rin Aqua rin to. Ito naman yung Orbea Aqua na combination black and silver mga idol. So konti lang ang pinagkaibahan nito sa kulay lang din mga idol, saka sa wheelset. Pero yung size nito parehas lang din silang 54 cm sa seat tube, tapos 54 cm sa top tube po. Pagdating naman sa component mga idol, parehas pa rin na Orbea alloy yung stem, ganun din yung drop bar niya. Tapos yung STI ganun pa rin ha, nakasora pa rin to yung mga ganitong klase. Ayan na naman mga Lodi. Ayan na, caliper brake po na Sora sa harapan, dual pivot na rin yan, harap at likuran po. And then yung wheelset naman ang pinagkaibahan dun sa isa kanina. Ang wheelset naman nito mga idol, hindi Orbea, RS, Shimano po yan mga idol, 700C. Ganun pa rin mga idol, yung fork nito is carbon po yan. Ayan, makikita nyo yung condition ng katawan mismo, ang ganda pa ng makinis, aqua. Ganun din po siya mga Lodi, yung sa crank, ganun, Shimano Sora din siya na 2x, tapos Sora Shimano rin yung front derailleur niya.
2x9 speed din to na Sora RD po mga Lodi. Ang presyo naman nito medyo mas sariwa yung dating sa tingin ko, 30,000 po ang presyo niyan. Negotiable po yan kay third wheel bike po mga Lodi. Wow mga Lodi, etong ganda nito, Kaad 8. Malaki size nito dahil na check ko 56 ang ano, seat tube, top tube din is size 56 din. So almost pwede na sa mga 6 footer po mga idol, mag-start ka ng 5'8 pataas. Hanggang 6'2 pwede gamitin din yan. Ang Kaad, maraming model po yan mga idol. May 8, yan, Kaad 10, ganyan po. So ito, alloy nga pala yung frame set nito mga idol. Ganda kasi ng geometry nito mga Kaad series nila. Napansin ko naka 105 po sa STI sa mga ano niya, brake lever, kaliwat kanan, 105. Alloy na rin po mga idol ito mismong ano, drop bar, ganoon din yung stem niya. Original pa rin siya ng components ni Cannondale po. Tapos Cane Creek po mismo yung ano niya, headset. Yan, laging magkasundo yung dalawa na yan si Cane Creek pagdating kay Cannondale. 105 caliper brake sa harapan, ganoon din sa likuran po. Tapos ang wheelset naman nito mga idol, RS10. Alloy double wall po yan na 700C. Mapapansin nyo mga idol, mangilan-ngilan yung spokes niya. Ganyan talaga yung mga RS10. Maganda yung ano nito, hubs, ayan, Shimano RS. Quick release na rin to mga idol, harap at likuran po. Yung gulong na nakasalpak, naka Grand Prix 4000 mga idol, 700x23C. Continental yung brand na ganyan mga idol. Ayan, nabanggit ko na rin kanina yung size niya na 56. Parehong top tube at saka seat tube is 56 po. Yung saddle, naka Prologo Kappa. Ayan po, then seat post, alloy na rin po yan. Ito, yung crankset mga idol. Marami din nagpapahanap sa akin itong B30 na to. Medyo malaki at meron siyang butas ng kaligayahan. Gozheimer mga idol, FSA po yan, naka 2x crank, 5034 po siya. Full speed ahead mga idol. So BCD110 din yung mga ganyan. Tapos ayan po, naka 105 front derailleur po. Bale, itong ano na to, road bike na to, Kaad 10, lumalabas na 2x10 speed nga pala to. Tapos yun nga sa rear derailleur po, naka 105 siya. Yung crank niya is naging ano siya, FSA. And then yung caliper saka yung brake lever, yun po yung 105 mga idol. Ang presyo niyan 43,000 po. Yan, pwede na rin niya kasi makinis pa eh. So ang kagandahan talaga ng mga Kaad ah, pagdating dito para na rin siyang smooth. Smooth na siya tingnan. Sariwang sariwa pa rin tong Kaad 10 na to mga idol. Ito naman mga idol, Sculptura 400 Merida. Ang sukat niyan mga idol, 53 yung seat tube, 53 rin yung top tube. Kapitan natin. Ayan, kagandaan nung ano niya, naka-internal cabling niya, nakikita niyo naman diyan mga idol. Yung fork nito mga idol, carbon, tapos ito lang yung alloy diyan, yung pinaka-frame niya. Saka okay siya mga idol, naka UCA approved na rin siya mga idol. Pag mga UCI approved mga idol, alam ko yan, below 7 kilos approved. Ganon kagaan po yung frame mga idol. Ayan, Sculptura Merida. Tapos yung size niya, tulad nung sinabi ko kanina, 53 iskwala, parehong 53 centimeter. So, lumalabas na small to medium po. Ayan. Ito naman, napansin ko dito, naka 105 STI sa mga shifter niya, kaliwat kanan. Yan lang yung 105. Kasi dito pagdating sa baba, naka Ultegra naman yan. Lapitan na rin natin. Ayan mga idol, Ultegra 11 speed, 2x chainring, 5034 teeth. Yan, Ultegra na yan. So, maganda yung pagka ano niya. So makinis pa yung ano niya mga idol, crankset. Tapos Shimano rin po na ano, ayan, may mga gasgas.
Shimano cleats. Front derailleur niya Ultegra pa rin. Ayan mismo. Pagdating naman sa cogs niya, mga idol, 11 speed, 11 to 28 teeth. Tapos ayun, mga idol, Ultegra sa rear derailleur po. Lumalabas 2x11 speed to. Ganun din yung caliper brake niya. Yan, Ultegra na siya, Shimano Ultegra. Dual 5 volt dito sa likuran, ganun din sa harapan niya. Ayan po. 700C rim, mga idol. Ayan, quick release, alloy na rin yan. Alloy hubs, quick release diyan sa harapan, ganun din sa likuran po. Skultura 400 po, mga lodi. Napansin ko yung saddle niya, ayan, naka-most. Magnesium yan, mga lodi. Celia Italia, pag mga ganyan. Kalimitan ginagamit to sa mga road bike, Pinarello. So, ang presyo nito, 55,000, mga lodi. Negotiable pa po yan. Ito, mga idol, meron ditong TCR Giant. TCR Composite to. Marami kasing model ng TCR Composite. Merong 1, 2, mga 3, ganun, mga carbon. So ito, I think, tingin ko dito, ito yung 2 eh. So yung mga ano nito, yung size, lapitan natin, mga idol. Kasi yung alam ko, naka-internal cabling yung mga latest nito eh. So yan ang ano, makikita nyo yung mga frame, ayan, yung condition ng frame niya. Makinis pa po, mga idol. Ayan, layo natin ng konti. Ang seat tube, yung size nito sa seat tube niya, 47, tapos ang top tube is 53 po, mga idol. Ang maganda dito sa road bike na to, mga idol, naka group set to na SRAM. Yung kumbaga sa ano, sa Shimano, mga idol, ganun din, STI na rin nadating. Wala akong nakikitang bar tape niya ngayon, so teka, tanongin lang natin to. Anyway, mga idol, natanong ko, yung bar tape na ito, ilalagyan pa lang daw. So, mas maganda tingnan din sigurado yan kapag may bar tape na. Ayan, nakikita nyo yung presyo niya, 53,000 pong price niyan. So, carbon na to, mga idol, take note, carbon frame yan. Frame set, mga idol, carbon na yan. So, yun yung price niya, 53. So, mas mura compared sa ibang mga nakikita nating mga road bike, mga idol. May kamurahan siya compared dun sa mga ibang carbon na nakikita natin sa mga Japan Surplus. So sa gustong manood ng mga ibang ma-vlog natin para mapag-compare nyo po yung mga prices niya, panoorin nyo na lang po sa ano natin, sa channel natin, Chichoy21, dito sa YouTube natin, mga idol, at saka sa Facebook page. Ayan po, FSA na po yung headset nito, plus alloy pa rin po, mga idol, yung ano niya mismo, huddle bar na Giant Connect SL. So ang size niya, yan yung mga 31.8, mga idol, size. Tapos alloy din po mismo yung ano niya, na original din na Connect SL ng Giant stem. And then idol, SRAM Apex po, caliper brake, dual pivot na rin siya dito sa harapan, ganun din po sa likuran. Kanina nabanggit ko na rin po na STI siya. Ayan, makikita niyo naman yung condition niya, Apex, ganun din dito sa kabila. Ayan, Apex po. Sa kagandahan nito, makinis pa yung ano, wheel set nito, mga idol, ah. Ayan yung ano, Alex rim din to, mga ganito. Yung aclasswheels.com. Sobrang kinis pa ng rim nito, mga idol, double wall. Para siyang inspired titanium ang dating. Ayan, ganyan na ganyan talaga makinis siya. So yun po yung model nung ano niya, rim niya, mga idol. ALX440SL. Saka mapapansin nyo yung hubs niya, malinis, makinis. Wow, ano na pala to. Ayan, quick release, harap at likuran po, mga idol. Mapapansin nyo naman dito mismo sa ano niya, yung composite. Ayan, yan na natin yung, para may idea po kayo mismo sa frame condition. So chinek ko naman mabuti, mga idol, wala namang issue tong ano na to, road bike na to. Makinis siya talaga. Ayun, mga idol, naka power glide na SRAM Apex po itong ano, mismong crank niya. Itong ano na to, yung power glide na yan, naka anodized na yan, mga idol. Naka 2x siya. Yung chainring, alloy siya na 7075, tapos BCD 110, yung mga ganitong klaseng ano. Karamihan, mapag-compare natin yung mga ganyan, nakikita ko yan sa mga road bike.
Saka yung sa mga mini velo mga idol. 5034 po, 2x 10 speed po siya mga idol. Ganun din naka Apex din yung ano niya, mismong front derailleur. Apex RAM. So yan mga idol, 10 speed cogs tapos rear derailleur RAM Apex din po siya. Pagdating naman sa cogs niya, 11 to 26 po mga idol. SRAM din siya, SRAM din yung ano niya to. Cogs mga idol. Talagang group set niya, SRAM Apex. Yung saddle, ayan yung saddle niya, original na TCR pa rin siya. Siyempre pag nakita niyo yung seat post niya, pag mga ganito, carbon din siya na naka-aero na rin siya. Yung seat tube, ayan makikita niyo. Naka-aero frame na rin talaga. Ganon din dito sa down tube niya. Ayan, mapapansin niyo po. Ayan mga idol, sa presyo niya 53,000 dahil carbon na siya, frame set. Lalagyan pa ng ano yan, ng bar tape, mas lalong gaganda yan. 700 C-rim na A-class, magandang klase na rin. In good condition, sasakyan na lang to mga idol. Pwede na rin para sa presyo na 53. Magtanong lang kayo sa ano, kay Third Wheel Bikes, baka meron pa silang, alam ko may ano pa yan, negotiable pa rin yan, kahit pa paano.